Araw sa lahat, andito na lang tayo mga ka-teach para magtalakay ng isang video kung saan mapapansin ninyo ang kamias. Kamias ito mga ka-teach. Pero bago natin upisahan yan, balikan muna natin ang katanungan ni Madam. Ayan. Kung matatandaan nyo, may nagtanong sa akin mga ka-teach kung may mga halamang at bulaklak ba na ginawang platandaan. Ang sagot ko naman, oo, marami. Pati prutas, mga punong kahoy mga ka-teach. At isa na ito. Ngayon mga ka-teach, balikan natin kung matatandaan ninyo, may lima na tayo na post mga ka-teach kung saan nauna dito sa video na to. Yung snake plant, kalatsutsi, niyog, yellow bamboo, mangga. Isa rin yun sa mga ginagawang platandaan upang magbaon ang mga Japanese Imperial Army sa mga puno na yan o mga halaman na yan, platandaan mga ka-teach. Pero kailangan may kakibat na istorya ang area ninyo mga kids. At dapat may mga live pointer na nagsasabing may nakatirang Japanese Imperial Army nung World War II dyan sa area na yan. Ibig sabihin, positive ang puno na yan mga ka-teach. Ang gagawin nyo lang dyan, nasa paligid dyan mga ka-teach. Hindi magkalayo. Sa mismong puno, hindi magkalayo yan ng 1 to 2 meters lang mga ka-teach. Yan ang sabi ng mentor ko. Kung mag-test dig kayo sa mismong puno mga ka-teach, kung wala kayo makita mga ka-teach sa mga sign, around 3 feet under, idiretso nyo mga ka-teach ng 7 feet. Yan ang sabi ng mentor ko. Halimbawa, itong puno ng kamias, dyan sa paligid, dyan kayo mag-test dig. Pero mas maganda mga ka-teach, lukitin nyo na. 1 meter o 2 meter sa paligid niyan mga ka-teach, diyan kayo magtisdig. Pagdating ng 3 feet, diyan sa mismong paikot ng puno na 'yan, tisdig kayo diyan. Pagdating ng 3 feet, wala kayong makitang sign, pero may signal. Halimbawa, may signal, idiretso niyo ng 7 feet mga ka-teach. Ang target niyo mga ka-teach nasa pagitan lang ng 9 to 7 feet. 'Yan ang sabi ng mentor ko. Pero kung wala, huwag niyo nang ituloy. Walang signal at pagdigtis niyo, wala kayong nakitang sign, diniritso ninyo, wala kayong nakuha, at wala namang signal ng detector o locator ninyo, huwag nyo nang pag-interesan mga ka-teach. Pero kung pag-tisdig ninyo mga ka-teach, around 3 feet, may nakuha kayong buti mga ka-teach. Halimbawa lang, itong buti na to nakuha ninyo sa mismong puno. 3 feet under, kahit 2 feet man lang. Alam ninyo naman ang mga buti ng mga sinaunang mga ka-teach at ginamit ng Japanese Imperial Army. Mga ganito yung form mga ka-teach. Positive ang area ng mga ka-teach. Mismo sa puno, mabaliktad naman yung mga ka-teach. Wala dyan sa puno mga ka-teach, kundi nasa distansya niya konti. Kung saan magtuturo ang buti na ito sa tamang location. Dyan ka magbibiring mga ka-teach. Ibig sabihin, ulitin ko, kung magdigtis kayo dyan mga ka-teach, around 3 feet, wala kayong nakitang buti o anumang sign. Pero may signal, idiretso na ng 7 feet to 9 feet. Kasi possible, nandyan lang siya mga ka-teach sa mismong puno. Pero, pag naghukay kayo mga ka-teach, ito ang nakita ninyo sa 3 feet, pero walang signal dyan sa locator ninyo sa mismong puno. Ibig sabihin, nasa unahan pa konti mga ka-teach. Pero, directo, target load na yan mga ka-teach. O, mismong deposit area ng mga ka-teach kung saan ganun din ang lalim mga ka-teach sa sinabi sa mentor ko. 7 to 9 feet lang yan mga ka-teach. Napakababaw sa mga ganitong klaseng pagbaon pag may mga ganito kayo, lalo na't may history ang area ninyo. Positive yan mga ka-teach. Maraming nakakuha nito mga ka-teach. Inukay nila pagdating sa 3 feet. Iniikutan nila pag kukaya mga ka-teach, 3 feet, wala sila nakitang sign sa paligid o anumang marker. Pero may signal siya ng locator nila. Diniritso nila ng 7 to 9 feet mga ka-teach, nakuha na nila mga ka-teach. Ganon lang yun. Pero may mga ibang area din na walang signal yan, hinukay pa rin nila. Pagdating sa 2 feet lang yun mga ka-teach, nakuha nila ng buti. Sinundan nila ang buti mga ka-teach kung saan nakaturo. Andun ang exact location. Kung saan, ganun din kalalim ang nakuha na target. 7 to 9 feet lang mga ka-teach. Nakabox yan mga ka-teach na maliit. Mga giveaway yan, mga lahas yung mga ka-teach. Yan ang
na experience yung mga teach. May area ako napuntahan mga teach. Sa Bicol area yun mga teach. Pero boundary ng lupa ng may-ari, hindi niya sakop ang Kamias na yon. Pero natatanaw namin dahil di naman niya kano-ano yon at saka medyo may lamat sila sa kabilang lupa. Hanggang tingin lang kami sa area na yon. Pero nilulukit namin positive siya sa puno. Ibig sabihin, pag nagukay doon mga katiits, wala ka kaming makakuhang bote, diretso na yon sa mismong target area. Napakababaw yan. 7 to 9 feet lang mga katiits. Inikutan namin yung side niya kaysa, kasi ang isang side ng puno nakasakop sa lupa niya, wala talaga mga katiits, kundi nasa puno lang talaga mga katiits. Mga 1 meter to 2 meters lang siguro yun ang distance simula sa lumang puno ng Kamias. Bicol area yun mga katiits. Yun ang na-experience ko mga katiits. At may history pa talagang area na yun. Okay, sa simpleng sinasabi ko mga katiits, sana makuha na ninyo ng idea nang sa ganun, i-apply ninyo sa bot area ninyo kung may ganito kayo mga katiits. At kung hindi nyo naman intindihan mga katiits, pero may mga lumang kahoy kayo na ganito, ay lumang punong Kamias, i-chat niyo ako mga katiits. Nang sa ganun, may-assist ko kayo. Basta't may history ang area ninyo. Maraming salamat uli and God bless sa lahat.